Wow, umuulan na siya after 40 days approximately here in La Trinidad Benguet and maging na rin sa Baguio City. So dito sa likod ko makikita yung pagpatak ng ulan. So happy ba kayo na umuulan para ma-wash away yung mga dumi? Ayan, mas pinalakas pa ang ulan. So makikita nyo dito overlooking Benguet Sports Complex or Stock Farm. Ayan o. Malakas talaga yung buhos niya and I think magtatagal ito ng 1 to 2 hours. O, diba? So, sana magtagal siya para mas marami siyang mahuhugasan dito sa amin. Para sa mga gustong pumunta dito sa Baguio or La Trinidad, magdala kayo ng payong kasi umuulan na siya. So, malakas. And also, don't forget to bring with you your jackets kasi hindi lang malakas yung ulan dito, kundi malamig din. Ayan o, parang mukhang nagpa-fog na yata siya. So, ganito yung situation dito sa amin ngayon. As of February 8, 2023. Kaya, pasok na tayo sa loob bago tayo mabasa. Ayan o. It's the first rain since January 2. Ayan o. Kung mapapansin nyo, medyo basa. And yes, sana everyday na umuulan para mahugasan yung mga mga dust. Ayan o. So, hindi masyadong kita pero buti na lang umuulan ngayon. Ito na nga, umuulan. So, if you're going to observe, makikita nyo na pumapatak. O, diba? So, nadiligan ang ating mga halaman. So, ito yung mga nasa parang backyard na halaman natin. So, syempre, masaya sila kasi nadidiligan. Yun nga lang ako, hindi pa nadidiligan. Ayan, oh. So, eto na nga yun, guys. Oh, see? Eto yung sinasabi ko sa inyo. Medyo marumi talaga kasi matagal nang hindi nahuhugasan yung bubong. So, as you can see, murky yung lumalabas na tubig. Pero, ang maganda dito is nadiligan yung mga halaman. Ayan. So, makikita mo, parang happy yung mga plants. O, diba? From here up to there, ayan yung mga plants. So, masaya yung mga plants kasi at least umulan ngayon. Yun nga lang, kailangan sana matagal pa kasi as you can see, para matuluyan ng malinisan yung bubong namin. Pati yung kanal. So, mapapansin nyo talaga, medyo lumakas yung ulan. And, ayan, pumapatak siya dyan. Kitang-kita niya dito sa may ano namin. So, I am hoping na sana magtagal siya for like 1 to 2 hours kasi sobrang tagal nang hindi umuulan dito, like 2 months. Kasi nung umulan last January 2, hindi siya gaano matagal. So parang 30 minutes lang tapos hindi siya ganito kalakas yung ulan. Ngayon medyo malakas talaga. Alam nyo, naniniwala talaga ako na kapag sobra ay bawal na. Or hindi na maganda kapag sobra. So kapag medyo sobra na talaga yung ulan dito, medyo tumutulo na kasi. May mga parts dito na tumutulo na siya. So kailangan ko na rin ipaayos to para pag sa susunod na uulan, hindi papatak yung ulan dito sa loob ng bahay at hindi magpa-flood dito sa area na to. Ayan, kaya at least nalaman namin kung ano pa yung pwedeng ipaayos dito. So dito naman sa bandang part ng house, ayan o, palakas talaga yung ulan. And I do hope na okay lang na ganito kasi para naman ma-wash out kung ano man yung mga dumi na nandyan. Tapos malinisan na rin yung mga kanal, ganyan. So makikita nyo dyan, ayan, yan na yung ulan dito sa amin. So here, ayan o, ang saya lang kasi ngayon lang ulit umulan ng ganitong kalakas. Ayan. Mas pinalakas pa ang ulan. So makikita nyo dito overlooking Benguet Sports Complex or Stock Farm. Ayan o, malakas talaga yung buhos niya and I think magtatagal ito ng 1 to 2 hours. O, diba? So sana magtagal siya para mas marami siyang mahuhugasan dito sa amin. Dito naman tayo sa front yard. So makikita natin dito yung buhos ng ulan and I'm not sure kung nakikita nyo, pero ganito siya. Ayan. So, meron siyang pagbugso ng konti. So, ganito ang itsura niya. Parang ang saya na. Masaya lang ako kasi umuulan ngayon. O, diba?
mukhang mas lumakas pa ang ulan, no? So as you can see here, ayan, o diba? The rain is heavily pouring. I hope magtagal talaga siya ng ilang oras. So ayan siya, guys. And medyo nag-overflow na. So makikita nyo dito, ganyan. So pasensya na kayo, medyo magulo kasi under construction pa ang bahay. Pero yes, sana ganito kalakas para malinisan lahat ng mga alikabok or mga any dumi. So after a few minutes na medyo malakas yung ulan, medyo napansin ko na umalingasaw yung amoy ng kanal. So yun yung indication na, alam mo yun, pinalabas ng tubig yung mga yung mga tumigas na dumi sa mga kanal, yung mga ganun. So I really hope pati bukas umulan ng ganito para totally na ma-flush lahat ng mga dumi. And para mabawasan na rin yung mga amoy. Tapos para na rin ma-totally na ma-cleanse yung ating mga bubungan. Tsaka mga kalsada, tsaka mga kanal ulit. O diba? Kasi para makaiwas tayo sa sakit. One last look before tayo pumasok sa loob ng bahay. So eto na, yung full blast na ulan dito sa amin. Ayan, kaya I would like to say thank you for this rain para malinisan ang ating environment. Ayan, guys. So, pasok na tayo para hindi na tayo mabasa. Kaya, sana nag-enjoy kayo dito sa rain vlog natin. Ayan, oh. And sana din may natutunan kayo dito, especially sa mga turista na pupunta dito sa Baguio, na once again, magdala kayo ng payong, magdala kayo ng jacket, magdala kayo ng extra na damit, and magdala rin kayo ng battery at pera, syempre, para hindi kayo ma-short sa mga pupuntahan nyo na merong biglang gagastusin. So, yan yung tandaan nyo. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat is always stay safe. So, syempre, mag-ingat kayo kahit saan kayo pumunta. So, sana maraming nakarelate dito. And I hope na see you sa next vlog natin. Mwah!